Okay, Shih Tzu, 25 days, mag-isang anak. First time niyang kakain ng raw food. This pork meat to, wala mo ng taba. Okay? Yan. First time niya lang. Pero ngayon, dahil sa first time niya hindi pa siya marunong, ang ginagawa ko is sinusubo. Yan. Susubo mong ganyan para matikman niya. At it. See? Bali, standard size siya. May lahi tong blue. Nagiging white din to pag nagtaedad. Ang tatay niya is choco liver. Na pure. Dapat ang puppy 3 weeks or 21 days umpisahan ng pakainin ng food or raw food kasi yung nakukuha niyang milk sa nanay niya is not enough, hindi kulang na para sa kanya. Kumbaga parang tutulungan mo na yung nanay. Na kumain. Bali, lalaki siya. Busog na yata. Ang maganda lang din sa sinusubuan na puppy, pag laki niya, kahit na ano, isubuan mo siya ng vitamins, gusto niya kasi nasanay na siya. Ayaw na niya, busog na siya, so enough na yon. Once a day lang na papakainin pag ano. Then siguro mga 1 week, marunong na siyang kumain na mag-isa. Okay? Yan siya. Kailan siya papakainin na twice a day? Kapag ano na. As in, malakas na talaga. Isang buwan. Kaya-kaya na kumain mag-isa. Yan. Siguro mga 1 month, kaya niya nang kumain mag-isa. Pwede na rin lagyan ng bone. Para mas maganda yung dumi. Okay. Okay, ito yung vitamins, chirriper. Forte, para mas marami yung chirriper niya. Yung growth factor niya. Ito yung kuha niya, tinanggal ko yung needle. Kaya ang bibili nyo yung may needle na diraskas para matatanggal. Luwin. Yan, mga 0.3 something to. Okay. Isa kanya. Api. Ito siya. Buka nyo yung bunganga. Yan. Tapos buka. Ganun. Okay. Once a day lang. After meal. Yan. Naglalakad na siya. Okay. Kumbaga, sinabihan yung China dyan na, ang bilis niya matuto kumain. Lawa pa doon yung mama ng pero look at the feet. Ang laki. Busog na. Busog na, dami yun. Oh. Madami na yun. Mar? So marami ka lang na slice. Oo. Hindi naman niya talaga mauubos. Ay, gusto ko.
susuportahan tayo dito. Ibig sabihin niya na ginagawa ng ating Pangulo ay nagbibuild siya ng international front one para advance yung ating legal victory sa international arbitra. Yun na lang. Sa tingin ko, malaking pushback yan against China at hintayin natin kung ano ang magiging reaction ng China sa napaka-pinitawang pananalita ng ating Pangulo. Pero, niluluwa na, bukod na. Na may pangbalas ang ating Pangulo sa kanyang speech para hindi talaga maantig yung kalooban ng China. Kasi sa speech ng ating Pangulo, binanggit niya yung maraming geopolitical tensions. Before we go on that, ang mangyayari nito, parang lalo pang dadami at natin si Boy. Boy! Ano si Boy? Boy! Ito yung pagkain ni Boy. Well, pag nagpapakain ako, konti lang. Isang ulo lang ito din? Huwag mo muna ibibigay yun ah. Boy. Pagkain mo, Boy. Yan. Si Boy. Isang ulo lang yan. Isa sa umaga, isa sa hapon. Para magana siya kumain kapag na masyado madami kasi nawawala ng gana. Bali, lalaki siya, shih tzu, mag isang anak. Okay, bye-bye, boy. Hello, punta natin yung papi ko na si Boy. Bali, mag-isang anak lang siya ng shih tzu. Tatay niya is choco labor. Yeah. Nanay niya standard. Come, boy. And si Boy. Boy, bali September 26, so exacto 1 month niya ngayon. August. October 26. Lalaki siya. Si Boy. Ayan. Tatay niya, pure choco labor with PCCI. Nanay niya standard pero walang PCCI. Pero yung nanay niya, ang blood niya, yung nag-fade yung kulay. So, maaring maging gray, parang dirty white ang kulay niya pag magkailag. Laglag ka. Yan. Balang kinakain niya raw diet simula nung 3 weeks. Pero nung 3 weeks, ang binibigay ko sa kanya muna is meat. Tapos sinusubo ko, hand-feed muna. Kasi para siya, hanggang masanay. Tapos yung nanay, kasi sa 3 weeks, kaya sa 3 weeks ako nag-uumpisa magpakain.
Sa 3 weeks kasi medyo nawawala na ang milk ng mama dog. Kaya sa 3 weeks na yun para makompensate yung konting gatas na nakukuha sa nanay, bali bibigyan mo na siya ng raw diet. Or kung yung iba kasi hindi naman nagro-raw, dog food, o sometimes yung iba naman, milk. Para kasi ko konti na nakukuha ng nanay. Pero sa akin, raw. Meat lang, tapos sinusubo ko. Yun. Pero konti lang muna. Tapos habang dumidede pa rin naman siya, pero hindi na ganun ka dami yung nadidede niya. So binibigyan ko rin ng vitamins, GFR, syrup. Ang binibigay ko sa kanya yung walang vitamin D3. Kasi yung D3 masama yun sa aso. Yan. So raw ang pinapakain ko kasi mas yun talaga ang naka-design na dapat nilang kainin. Maari, maraming iba nagpapakain ng mga dog foods which is plant-based. Kunyari, ang pinaka-main ingredients ng mga dog food is grains like corn, rice, which is hindi naman yun talaga yung dapat na kinakain nila. Kasi ang aso, hindi nila kailangan ng carbohydrates. Kasi kaya nilang i-convert ang fat sa protein as a source of energy like tulad ng glucose. So hindi na nila kailangan ng carbohydrates. Number one, hindi rin nila kayang i-digest. Hindi nila ma-breakdown ito para maging glucose. O kung meron man, hindi siya ganun ka-effective. Hindi katulad ng mga ruminants, ng mga cellulose, ng mga damo, kaya nilang i-convert to through the bacteria. Tayo naman mga tao, rice, i-breakdown natin to simple sugar hanggang maging glucose para source ng energy natin. Yan. Yan siya. Saka mas ang dumi nila, mas hindi siya maamoy. Hindi kumakapit. May amoy man, pero hindi ganun kaamoy. Hindi kumakapit. Saka firm. Pero dapat kung nagpapakain ka ng rumay, may bone. Kasi yung bone ang nagpapatigas sa dumi nila. Kapag pure meat or liver, nagiging malagkit, kumakapit sa balat, sa balahibo nila. Saka hindi rin maganda yung parating liver dahil yung liver, mataas ang vitamin A. Tatamaan nyo. Bali, ngayon, 1 month. Pero kumakain na siya mag-isa, konti lang yung binibigay ko. Kasi pag madami, ang nangyayari doon yung minsan yung iba nagsasawa, tsaka mahihirap tantyahin kung may sakit ba siya o talagang busog lang. Kapag yung tama lang yung kinakain niya at hindi pa siya kumain, ibig sabihin may sakit na siya dahil gutom na nga siya tapos hindi pa kumakain. So maaari mong matantya na baka may nararamdaman siya kaya ayaw niya kumain. Pero kung parating busog, parating may naiwan sa pagkain, minsan hindi mo na matantya kung busog ba o may sakit. Maliban lang kung yung dumi niya, doon mo na ibase. Kung nagbabasa, kung matamlay, ganun. Boy? Boy. Okay. Okay, yun
Yan mo lang na, guys. Good morning, guys. Maulan ngayon dito sa amin. Si Boy, kakain na siya ng almusal niya. Yan. Ganyan dapat yung aso kapag ka-active. Ito yung pagkain niya. Isang ulo lang yan, ulo na natadkan. Okay. Ang marami kasi nagtatanong kung paano gawin hindi magsawa ang isang dog, puppy sa pagkain nila o paano gawin silang matakaw. Ang problem kasi sa iba, parating overfeeding ang ginagawa. Kaya ang nangyayari, nawawala ng gana. Kung minsan naman, parating binibigyan kung ano-ano. Kaya kung oras na ng kainan, hindi nakakain. Kaya ang best na gawin, dapat yung parati silang gutom. So, ibig sabihin, yung ibibigay na pagkain, yung tama lang. Pero kapag tama lang, kapag naubos yung tama, naghahanap pa. Pero dapat din na kinikilo din natin. Baka mamaya naman, sobrang kulang na yung binibigay. Ang mangyayari, papayat naman. Kaya dapat, excuse, kung magpapakain, yung tamang naghahanap pa siya kung naubos. Pero at the same time, nagigain din ng weight. Bale, ito ibigay ko na sa kanya. Yan, yan. Boy, you eat. Boy, yeah, your food. Yan. Dapat ganyan siya. Kumain. Yan ang kadalasan ng problem ng iba. Lalo yung iba, pag bagong bili, siyempre malinibago yung environment niya. Ang gusto ko agad, bigyan ng andam-daming pagkain. Talagang minsan di niya gagalawin yun dahil minsan na-stress siya, malinibago siya sa lugar niya. Tapos, hindi niya kakainin yun dahil parang hindi niya mararamdaman yung gutom niya. Kaya ang gagawin, pag dumating sa bahay niyo, konti lang ibigay muna. Hanggang sa ilang araw na nasusunod, mararamdaman niya na yung gutom. Yun, kakain na siya. Nang tama. Kung hindi niya mauubos, tanggalin. Sa susunod, bawasan ulit yung ipakain. Ganun lang yun. Kapag may natitira, ibig sabihin, nasusobra na yung pagkain niya. Yan. Parang naghahanap pa siya, oh. Yan. Yan, yan, yan. Yan. Yan, ganyan lang magpakain. Huwag, hindi naman yan maano, eh. Boy, come here. Boy. Tama na? Busog na? Hmm? Kaya, hindi lang naman sa raw food, kahit na nung kung pinapakain nyo is cable, dog food, ganun pa rin ang kwandon. Basta wag lang masyadong madami o wag overfeed. Kasi marami rin advantage eh. Isa rin yan sa mga ginagawa ng mga nagtitraining ng aso. Parating gutom yung asong tinitrain nila para magpay attention. Dahil siyempre yung mga nagtitrain may reward na pagkain. Eh kung gutom yung aso, siyempre makikinig siya sa boss niya dahil alam niya may reward siyang pagkain. Yun yung ibang style ng pagtitraining ng iba. Pero meron din yung mga aso talaga na mataas ang food drive. Kahit gano'ng kadami bigay mo, kakainin pa rin. Yan. Pero kung yung aso pihikan, talagang dapat mong i-control yung gutom niya. Kasi kung parating busog, talagang nagiging pihikan na siya. Yan, mamayang hapon na lang siya ulit kakain. Ngayon, ang gagawin ko, habang lumalaki siya, dadagdagan ko na rin yung pagkain niya, paunti-unti. Gagawin ko ng isa't kalahating ulo. Yan. Kaya habang lumalaki rin siya, nadadagdagan din. Pero yung nasa limit pa rin na yung pag naubos,
maghahanap pa siya ng kakainin niya. Hindi yung tamang pag pinakain mo, may naiwan. Dapat yung talagang kulang, yung talagang malinis yung kainan niya. Ayan. Bali ito, isang buwan may higit pa lang. 1 month and 2 days or 3 days. Ayan, nahiwalay ko na siya. Bye. Bali, lalaki siya.